yun, Kuya Berto, muna nababalik sa isa namang segment ng ating reaktan mo, Kuya Berto. Okay, so, napanood nyo na ba to? Ito. Medyo, kahapon to pinost ni Chaka Hiwat. Of course, medyo nakikichismis din tayo ngayon. So, ito'y dumaan sa aking news feed at medyo nagka-interest ako. Okay, so, I'm not aware talaga na may mga rallies pala na gaganap ngayon. So, nakita ko nga may mga rallies na ginagawa ngayon. Itong mga supporters ni Leni and Kiko. Right, so ito nga na panood nyo nga rin to. Itong post ni Chaka Hiwat na kanyang credit naman doon sa Alter Media sa Twitter. So, ito ho, if tama ho yung nakasulat dito, siya daw ho si Kakie Pangilinan. Ang sabi ho sa caption dito is Kiko's daughter rallying in front of the Palacio del Gobernador. Tapos mayroong naka ano dito, saan nanggagaling ang lakas ng loob, darling. So mayroon siyang keynote. Ayan, keynote. I think isa to sa mga sinabi ni Kakie Pangilinan. Ito, this election was bought a long time ago and I am not going to have a president be named Ferdinand Marcos again. So panoorin nyo natin. So tsaka-tsaka natin kung ano nga ba yung pwede natin matutunan dito. Bago pa talaga ang lahat is congratulations sa lahat ng mga nanalo from Pangulo hanggang sa pinakamababang which is local government mayor at saka mga konsyales. Ayan, so congratulations sa inyong lahat. Ayan, so sige, panoorin na natin. Sabi niya dito. Ang iba na we have to accept defeat daw, na hindi daw tayo marunong matalo. Ayan, sabi niya, we have to accept defeat daw. I think tama naman siguro yung sinabi ng iba is kung talagang talo, defeat, tama, kailangan natin tanggapin. Wala tayong magagawa dun. Talo eh. Diba? I mean, kung halimbawa, kung nakita naman talaga natin na talo, wala tayong magagawa kulit tanggapin. Pero, tingnan natin kung anong basihan niya kung bakit nila ginagawa to. Baka naman kasi mayroon silang pinaghuhugutan na punto kung bakit kailangan gawin yung bagay na to. Tingnan natin. I think that the truth is, it's not about just this election anymore. Eh? Because I think... It's not about just this election. So, ano yun? Ano? Alamin natin. I think that the data shows, clearly this election was bought a long, long time ago. And that... Clearly this election was bought. Ito nga yun. Ito nga yan, sinulat dito ni Chaka Hiwat. This election daw was bought a long, long time ago. Mabigat yun. Mabigat na ano yun? Mabigat na paratang yun. Ano? Mabigat na paratang yun pagdating sa punto na kasabihan mo yung election na to. Kung tama yung pagkakaunawa ko na binili na to, kung baga nabayaran na, binili na, ito yung pagkakatranscript ni Chaka Hiwat, this election was bought a long, long time ago. So, kailan? Ano yung basihan? Paano mo nasabi yung bagay na yan? So, sana i-state niya dito kung paano niya nasabi yung bagay na to. I hope na makita natin to sa kanyang statement dito. Mabigat yun, mabigat na. So, napaka ano yun. Of course, naunawa ko naman. No? So, ang hirap talaga tanggapin ng lahat ng uri ng pagkatalo talaga. I believe may somehow may kabigatan na tanggapin. But yung sasabihin natin yung bagay na to, na this election was bought a long time ago, medyo mabigat na ano yan. Mabigat na statement yan. At ang isa sa mga pinapapuntuhan natin dito is yung mga nag-organisa ng election na to. Diba? Lalong-lalo na yung comelec. Pangalawa, yung desisyon ng taong bayan. Pangatlo, sino yung bumili? Diba? Paano mo nasabi binili? Ano yung mga basihan natin para sabihin na binili yung isang ganito, isang election?
binili in a sense na binayaran lahat ng mga botante para bumoto, binili in a sense na binayaran yung or nag-oorganisa nito, which is comelec, binili in a sense na I really don't understand but paano nasabi na binili, pero baka mayroon siyang paliwanag dito, titingnan naman natin. Something that we will not take sitting down, no? I am not... It is something that we will not take and down, sitting down. Anyway, kumbaga hindi lang sila mananatiling nananahimik, nakaupo para lang at tatanggapin yung ganitong pangyayari. Anyway, which is good, di ba? Kung may nakita tayong anomalya, may nakita tayong hindi tama, talagang kailangan natin i-fight. I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. Okay. I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos again. Ito yung problema, hindi niya in-state dito kung paano niya nasabi na this election was bought a long time ago. Ay, kung meron kayong link ng complete video nito na nagpapaliwanag kung paano binili, ano yung hugot nitong babaeng to. Let me call her babae kasi hindi ako sure kung Kakie Pangilinan. Sige, Kakie na lang. Yan ang nakalagay dyan. Kung ano yung naging basihan, ano yung naging hugot ni Kakie para sabihin yun. Diba? Medyo mabigat. Mabigat yun. But yung sinabi niya lang, after nung sinabi niya yun, yung sinabi niya, I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos again. So, medyo napuntuhan natin yung isa sa mga pinagpuputok ng kanilang mga damdamin, which is yung pagkapanalo talaga ni Ferdinand Marcos again. Diba? Ferdinand Marcos. Right. So, kung iba yung kaya nanalo, halimbawa, nanalo si Isko, na kung nanalo si Isko dun sa bilangan, ganito na kayo magiging reaction ng mga to. Maiisip din kaya nila na binili yung election na to. Maiisip din kaya nila na may anomalya, may dayaan, gaya ng nakikita natin sa likod. Palpak, comelec, may kadayaan. So, ganun din kaya yung magiging punto ng kanilang damdamin sa pangyayari. Hindi natin masabi kasi di naman, I mean, there's no point na malaman natin yun. And also, pinunto niya na I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos. Bakit? I mean, kung siya yung lumabas doon sa resulta ng eleksyon, why? Na mag-i-state tayo na I'm not going to have my president be named. Eh, kung siya yung lumabas talaga doon sa panalo sa eleksyon, wala tayong magagawa. Talo, panalo, bumoto, hindi bumoto. Kung nasa Pilipinas tayo, siya ang magiging presidente natin. Tayo mga Pilipino, siya ang magiging presidente natin. Wala eh. Even those na bumoto kay Isko, kay Manny Pacquiao, siya ang magiging presidente. Wala tayong choice. Siya na yung nanalo eh. Diba? And I think it's that simple. My siblings are here too. I brought them, my baby sister, my baby brother. And they're young, but like, we all know. Okay, so buong grupo, buong pamilya, pumunta. Will it change the result? We all know what's right and wrong. And I think it's very, very simple, no? What we have to do. If we're not here to stand... Okay. So we all know what's right and wrong. Is it right na idaan natin sa ganito yung mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan? Okay. So kung halimbawa, tama nga na nabili ito a long time ago, yung pagrarally, pagpoprotesta ba will change the decision? Matataob niya ba ulit yung decision na lumabas doon sa bilangan? Pero tingnan natin, baka meron pa silang gagawin. If we're not here to fight, edi ano po ginagawa natin dito sa Pinas? If we're not here to fight, so they're fighting for something. And what's that?
dahil yung pagkabili ng boto or ayaw kay Ferdinand Marcos na magiging panghala ng presidente. What? Ito ba yung tamang medium na dadaanan para ipaglaban yung tingin natin na binili yung eleksyon na to? O di kaya, ito ba yung tamang medium na dadaanan natin mag-rally sa Palacio del Gobernador? Kung ayaw natin na ang pangulo natin is pangalan is Ferdinand Marcos? Kayo mga kababayan, mga kaibigan. Ito ba yung tamang kapamaraanan? Diba, mahal natin ang Pilipinas eh. And I think at the core of it, that's really just it. Mahal natin ang Pilipinas. Yes, me too. Mahal natin ang Pilipinas. No, ako din, mahal ko ang Pilipinas. Kaya in-exercise ko yung pagboto. Ito ba yung tamang ano? Ito ganito, ito yung sa magandang example, no? So, I hope na mayroong leni supporter or kakapink na pwede mag-share lang sa kanya ng pwedeng gawin. Isa sa mga pwedeng gawin, I think by history, no? Yung example mismo na nangyari kay Ferdinand Bongbong Marcos nung vice president sila, na tingin niya hindi tama yung bilangan, tingin niya talo dapat si Leni bilang vice president, dapat sa yung panalo. Ang ginawa ni Bongbong Marcos is nag-file siya ng protesta doon sa tamang tribunal, doon sa tamang mga forum, doon sa tamang mga tao ng legal na kapamaraanan para talagang maipalabas yung katotohanan, and which is lumabas yung I believe na yun ang katotohanan kasi na naging resulta ng kanilang ng investigasyon ng pag-uusisa ng Supreme Court na talagang talo siya. So, ganun siguro ang sa mga ganda natin gawin. So we know the truth, alam natin yung nangyayari, alam natin yung katotohanan, then ang katotohanan hindi mo lang makikita naman diyan. Hindi mo ang magsasabi ng katotohanan na to, hindi na tayo ngayon. Yung mga body na may karapatan or mayroong authority na magsabi, ang sila magsasabi sa katotohanan. Kung sa tingin natin ang totoo is dinaya tayo, kung sa tingin natin ang totoo hindi dapat si Ferdinand Bongbong Marcos yung nakalagay doon, or si Sara, ang pwede magsabi niyan is yung kung sino ba yung karapat dapat tumanggap ng protesta natin. Kung sino bang karapat dapat na pagpasahan natin na nasa batas, nasa legal na kapamaraanan, na silang magsasabi sa atin na yes, tama yung pinaglalaban ni Kakie Pangilinan, dinaya nga sila, at hindi nga si Bongbong ang dapat nakalakay dyan bilang presidente. I don't know what's the process, pero ang ginawa kasi ni Bongbong dito is pumunta siya dun sa Supreme Court sa President, yung Electoral Tribunal, PET. Dito yun eh, parang nabasa ko pa dito eh. Yan, Supreme Court, Presidential Electoral Tribunal. Ayan, dito daw nag-file si Bongbong Marcos. Ayan. So, isa din siguro sa pwedeng gawin yun. Ano? Isa sa pwedeng gawin yun ni Kaki, ng grupo ni Kaki, ng grupo ng Leni, ng grupo ng Kiko, if in case naniniwala sila na talagang nadaya sila. Again, it's normal magkaroon ng sama ng loob, hindi agad pagkatanggap sa pagkatalo. Ang isa sa magandang gawin talaga natin is eto sila, sana pumunta sila doon sa tamang panig, tamang lugar, tamang pwesto kung saan pwede nilang sabihin yung kanilang mga reklamo. Ano? And then also, tingnan natin dito. Anong sabi ng mga ano? And besides, kanina ang pinaglalaban niya kay Leni ba? Kay Kiko ba? Ang kalaban ng kanyang tatay is, if I'm not mistaken, kung anak to ni Kiko, is ang kalaban ng kanyang tatay is si Sara Duterte, which is, yun din ang nanalo. Anyway, pero hindi niya nabanggit si Sara dito eh. Kung meron kayong video pa, complete video ng to, sana pakipasa niyo po dito sa comment section para malaman natin at makita natin kung
meron pa siyang mga karagdagang mga info at mga details dito. Alright, so tingnan natin kung pumanig ba sa kanya yung mga comments base sa post ni Chaka Hiwat. So, i-all ano natin, all comments natin. Naku po. Ito ang sabi ni Ayat Fam, G-U-N-G, Gong, may pinagmanaan. Sabi naman ni Jeans Duque, pinaglalaban mo, kala mo sa amin mga tanga. Di namin alam ginagawa, wala kang delikadesa, Kakie Pangilinan. Ayan, naka-hashtag pa. Alright, so itingnan natin iba pa. Relevant nga natin, most relevant. Layas ug Pinas, uy, manguli mi. Ang Jupiter open sila. So, sa base sa mga nabasa natin, hindi umaagree doon sa kanya. Si Pipito. ULOL. Shout out Super Fairy sa kaina. Ito yung ads ni Sharo, di ba? Kaya't ka na lang sa bundok. Pinasasabi ni Madam Christie, lumayas ka na daw doon ka na sa Amerika. Pangit mo. Ganito, guys, wag tayo mag ad hominem, wag tayong tumira doon sa hindi ko alam kung anong pangit dito. So ito sa si Romeo, wag nating anuhin yan. Doon tayo lagi pumwesto sa issue. So wag nating kung itsura man ang pinag-uusapan natin, wag ganun. Sana dumating tayo sa punto na hindi na yun pag-uusapan natin sa itsura. Sama ng ugali, walang respeto sa nakakatanda, wala na bang ito si Jonna Montejo, ba't niya nasabi na walang respeto sa nakakatanda? Bakit? Ano ba may ginawa ba siya na hindi maganda? Donna May, Kukimado, edi lumayas ka dyan sa Pinas. So wala tayong nakitang magtatanggol man lang sa kanya. So ayaw mo sa BBM, lumayas ka. Is that all? But si President BBM, si BP, Annette to. Highlight natin kay Annette. But si President BBM, si BP Sara ang katunggal ng papa mo. Ang layo ng agwat ng bilang ng boto ng papa mo. Basang sisiw na iniwanan ng boto mo kakang adik itsura. Alright, okay na sana yung part na to pag nag-comment tayo. Ayan, sa bilang ng boto ng papa mo. Okay na yan. Pero yung ano, yung itong mukhang adik sa itsura, huwag na nating puntuin siguro yung mga bagay na ganun. Ano, tama siya, si BBM is hindi naman yung kabangbangan ni Kiko Pangilinan. Pagtalo-talo, wala na mga pabida-bida, talo na talaga. Ayan, sabi ni Darwin. Ang sabi naman ni Amarayang Gel, Steve, magrarally ka na girl, full pack makeup ka pa, at famous, pa-famous ka lang, sayang pagka-edukada mo. Okay. Kapangit naman ito, mukhang nasuntok yung mata. Wag. Again, sa inyo, inuulit ko, wag tayong umabot sana sa punto ng ganon. Kung tayo lagi sa issue, ang issue dito is nagrarally sila kasi ayun, hindi sila naniniwala na ayos yung naging flow ng election. Ayan. Dami ganahan sa imo, papa. Papa Bobo. Dawatan lang, hindi ko masyadong nanawaan, pero parang nakakahiya ka. Maya Reyes, na kaya ka, bakit daw? Ano ginahulat mo, B? Paglayas na dito sa Pilipinas. Ano panghihintay mo? Lumayas ka sa Pilipinas. Kung hindi mo matanggap ang result ng election, dahil balik ka lang after 6 years. Okay. Dawat na lang, dahil tanggapin mo na daw. Alam mo kung ayaw mo kay Marcos, lalong ayaw namin sa tatay mo na si Kiko. Sabi naman ni Resilient Grill. Ayan. Correct. Alam daw ang tama at mali, sabi ni Jackie. Ayan, nagtanong sa tuloy. Hotdog, anong hotdog? Hindi ko alam yun, hotdog ah. Ano yung hotdog, mga kaibigan? Comment nyo nga dito. Kapag nanalo, magaling. Kapag tinalo, dinaya. Well, that's ano. I mean, parang kasama na talaga yun sa mga nangyayari. No? Pag nanalo, magaling. Pag natalo, dinaya, and so on and so forth. Sakit pag sa inidoro, diretso na naman. 6 years sakit sa dibdib. Lumipat na kayo mong aliwang planeta Altong. Hindi ko maunawaan. Girl, sabi ni Fidelisa, maya ka sa sarili mo. To nang dayain si Marcos nung pag-run bilang VP.
Ayan, ito, nakakuha tayo ng ano. Sabi ni Maria, ito, okay, so, Leni at Keiko supporters to, Maria. Sabi dito is, from Cebu City, si Maria, kayo ang mahiya sa tabugo IQ ninyo, mga loyalistang anga. Okay, so, ad hominem din. We don't need you here to go. We need you here. Go to your room. Play your piano. 20 years. Dawat-dawat. So, nakakita tayo ng isang kumontra. Kaso, ang kinontra niya, itong comment, hindi siya. Hindi yung, ano, I mean, hindi sumuporta sa kanya ng, sa kanyang pinaglalaban dito. Hilo, lumayas ka. Nakita ko lang at natawa ako sa totoo nga. Ano ba ta? Hindi ko alam yan. Ano ba yan? Huwag na tayo, ayoko nang anuhin niya kasi, ano yan? Mga mukha lang pinag-uusapan din. Mukha kang palengke girl, Frankie, walang kadisidesente, ano pinaglaban mo, eh, kita naman, nilampas ni Bible. Ayan, so, idilumayas ka sa Pinas, ayaw tanggapin, natalo na kayo. Tulog ka na ma'am, mag-election ulit tayo bukas. Mura kag baki. Ayan, hindi ko naunawaan yan. Dalhin mo, pati baby, dog, baby cat, baby pig, baby cow, ikaw pa na yun. Wala kaming pake. Ayusin mo na lang mata mo baka sakaling umanda. Sama mo na pati ugali mo. Mabuhay, Kaki. Ah, ito si Maria. Ito yan. Ito, nakakita tayo ng isang sumuporta. Mabuhay, Kaki. Pangilinan, intelligent, patriotic, and truly standing and fighting for our country. Okay? So, may isa tayo. Ito yung nag-comment kanina. Ano pa kaya pag nanalo aman ito? Naku, nakakatakot. Shala ng eyeshadow. Gunggung may pinagmanan. Gunggung. Ano yun? Pinaglalaban mo, kala mo sa amin. Paghilom, ayan po, wala pa tayong magagawa. Siya na po ang presidente na Binili, 31 million na Pilipino. Gusto mo na, hindi siya lang, hindi lang kayo ang Pilipino dito. Kung ayaw mo sa kanya bilang presidente at di mo siya kayang irespeto, total, may pare na, may pera naman kayo, alista lang kayo, ingat. Dami mong alam. Ayan, so, sa nabasa ko, siguro nakabasa ko ng about 30, 40, 50, nakakuha tayo ng isang ano. Pero parang ano pang account na to eh. Asan na yan? Ayan. Si Maria. Ay. Ang hirap maghilom ng mga pusong sugatan. Napanood ko yung rally kanina pero hindi ko pa naano yung kabuang ano talaga ng rally. Pero nakakalungkot, no? Nakakalungkot. So, may tamang ano, may legal na pamaraan para paano natin kontrahin yung mga hindi natin sinasang-ayunan. So I think we have to run to those ano mga tao na pwede nating hingan ng tulong. Okay, so ayun. Yan, nabasa ko na dito. Medyo malabo yung pinaglalaban natin dito. Kung ano yung binili, ano paano yon. Kung meron tayong mga ebidensya, go to the court and I think isa yun sa mga pinaka educated na gagawin natin, pinaka intelligent na gagawin natin, isa sa pinaka matalino na gagawin natin ay ang pumunta tayo sa korte. Hindi ko alam kung pumunta na sila sa korte o hindi pa, but I think kalsada will not be a proper place sa ngayon. Siguro para makakuha din ng attention, makapukaw din naman, pero ano kung makakuha ng attention, support, moral, siguro. Pero hindi yun ang magde-decide yung pagpunta natin sa klasada sa ngayon, sa kalagayan natin ngayon. Hindi yun ang magde-decide na magsasabi na tama ang sinabi natin or nino man patungkol sa eleksyon na to. Ang magde-decide nung kung meron tayong mga ipoprotesta is yung tama ang mga kinatawan para pagdesisyonan yung mga bagay na to. Ayun, so ayun na, padaan lang kasi ako, sinubihan ko lang magkaroon ng reaction video and I hope na lahat tayo makatulog na tayo ng medyo mas maganda-ganda, matahimik. Makagana yung ating mga puso sa mga pangyayaring ganito. Alright. It happens talaga, no? It happens. So, ayan, so, sa mga kaibigan natin na mga natalo, kapit lang, push lang natin yung kapayapaan, matatanggap din natin yan. Kung may mali, so, ipunta natin doon sa tamang kapamaraanan. Huwag natin kontrahin yung mali ng mga maling kapamaraanan. Thank you so much, guys. Bye.